Okay, good morning. Nandito po tayo ngayon sa aming lugar kung saan po diniliver po yung sliding door para sa kwarto at sa banyo. So narito po yung mga dinala nila. Okay, good morning. Nandito po tayo ngayon sa aming lugar kung saan po diniliver po yung sliding door para sa kwarto at sa banyo. So narito po yung mga dinala nila. Kita po yung salamin. Ganyan po kalaki ang ikakabit nila mamaya sa bahay. Punta po tayo para makita natin pa paano na ginagawa yung pagkakabit doon. Yan, na-assemble po nila. Yan, gagamit po sila ngayon ng riveter. Yung basahan, bukay mo. Yan, pinagdikit na po nila yung dalawa. Naka 45 degrees. Gagamitan po ng riveter. Ayan ang riveter. Isa pa. Buputasan ulit. Kailangan maayos ang kanilang paglagay. Hindi pwede gumuuga-uga. Okay, kakabit po nila. Paano magkabit ng sliding door? Yan. Yan ang mga magandang ipamagat dito sa ginagawa nila eh. Pakitype pala. Paano magkabit ng Sliding door pakitype. Yan po ang tawag, sabi po ni Kuya. Bibihira yata yung nagbablog ng ganito eh. Pag-assemble. Naisipan ko lang. Dagdag sa atin. P-A-C-K-E-T. Yan, packet type. Okay? Ng sliding door. Kulang sa height. How to fix packet type sliding door. So, ito po ginagawa nila sa akin ngayon. Okay, binubutasan ng barena, tapos lalagyan ng rivet katulad sa din. Taas at ibaba. Mahaba po yan. Hanggang dito sa dulo. Okay, nilagyan na ng rivet. Isa pang rivet. Butasan muli. Okay, tama. Dapat bawat ano, sasabihin mo kung ano yung ano. Kuya, tanong. Sagutin na lang. Gano'n ba katagal yan ginagawa? Yung mga ganyang preparation sa sliding door pagka pumunta na sa inyo? Isang araw lang. Kung talagang ready na sa gamit, ano? Ganun pala yun. So, sa paggawaan, ibig sabihin, ready na yung mga materials. And then, kapag pinuntahan ka sa bahay mo, ay susukatan ka nila, then mag-uusap kayo sa price, tawag ka ng konti, discount, kumbaga, tapos, kinabukasan, i-prepare na nila yung pag-assemble ng mga sliding door. So, ito, ang tawag dito ay pakitype. Eh, yung tawag doon kanina sa ano, sa may pinto ng banyo. Ganun. Okay, type din yun. Sliding estuco. Ah, sliding estuco naman. Okay, yung doon pong kinabit sa may CR, nakikita ninyo, hiram mo nga po yan ng konti. Yan ay sliding estuco ang tawag. Yan ang sabi ni Kuya. Pero dito,
Packet type lang. Okay. Mga ilang taon ko na kuya nag-ano dyan? Nagtatrabaho sa ganitong ano, sliding. Mga aluminum. Dalawa lang. Ah, dalawa pa lang. Pero expert ka na, ha? Hindi ba mahirap matuto? Medyo mahirap. Kasi ang problema dyan, kuya, kapag ka binubutas mo yung ano, at nagkamali ka dyan, maubos yung ano, yung sukat. Tama ba? Kaya kailangan pag nagbutas ka, sigurado. Tsaka ngayon, pagka kinakabit mo yan, dapat sigurado kang nasa linya rin, hindi basta butas kabit. So, yan ang pinakamagandang trabaho dyan. Daming bubutasan. Ang pagbubutas niyan, depende ba sa layo o tantsahan na lang kung saan mo gusto? Tantsahan na lang yan. Ah, tantsahan. Basta nakakapit siya. Minsan malambot. Maubos na yung ano mo, at talim ng iyong hindi uubra rito sa ano, ah. Abot naman yan. Gandun sa dulo ang pagbubutas. Kuya, ngalay ka na ba, kuya? O masama tagal loob mo? Alam mo, sa totoo lang, naisip ko yung ganyan kong trabaho nun. Assistant ang tawag. Hindi ako matututo pag hindi ako nag-assistant eh. Yan, binubutas na nila yung sa gilid ng pinto. Parting gitna. Nandito na po sila sa taas. Sagad ba yan doon? Ayan. Tikit niya pala yun. Ano? Pantay ba? Sinukat mo na yun ba? Nunung. Si Tigong. Ang kasama. Nunung iski. Pala gano? So, yung mga tornilyo, mga pantikit, mahaba. Yan, kailangan may tox. Iba-ibang sukat ng tornilyo. Thank you.
kailangan pati itong may dasal. Ah, may dasal? Grabe. Kailangan daw may dasal. Ibig sabihin, dasal na hindi makakalas. Okay, ano pong tawag dito sa sir sa ginawa mo na ito, sir? Sliding door. Sliding door lang talagang tawag. Ayan, bubuhatin po nila. Tandahan nila, pag nabasag, ulitin nila. Okay, ingat lang po kayo, talagang medyo masikip. Okay, dadali na po. Tandaan lang lakad po, baka mapatid ka, maraming hakbang-hakbang. Naku po, minsan lang naman sa buhay mo yan. Hindi na mauulit yan. Hop, maraming sasagiin. Tingnan lang matutulis. Okay, ayan lang po ang sliding door. Balikad yan lang. Hop, 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 nandun ka na sa door. Naku po. Doon, pasok nyo muna sa pinto ko sa kwarto ko. Para makaikot kayo. Diretso muna, diretso. Oops! Yan ang inasabi ko. Pasok ka muna, diretso ka muna dyan. Tapos saka ka pumasok dito. Yan. Ito ko. Tinatama po nila sa linya yung paglalagay ng sliding door. Kailangan na sa guhit. Kailangan po ay tamang adjustment ng allowance kasi para din mag-isalign.
Okay. Ito yung sa sliding door sa ilalim. Ayan. Kailangan heavy duty. Pat mo. Sa lalim ng hawak. At magbulsak. So, ito naman mauna sa laga sa taas ng pagsalpak bago sa ilalim. Yun talaga ang style niya. Hindi pala umabot wala sa ano eh. Sa may bato. Wala ako sa clearance kanina. Dikit yun din. So, ganun ang style ng pagkakapit. Kasama mo na yung box. Kapag sinalpak sa butas. Thank you. Mag-stain ko ito, well. Ayan po, sinasalat-salat. Kasama ho pala sa trabaho yan, nasalatan.
Sinong gumawa niya siya? Si Buta siya? Nanay. Yan siya. Ako ang nagluwa dito. Ah, may ibang gumawa dito dati. Ngayon loob, hindi man ako nagluwa niya yung loob niya, yung kwarta niya. Itong labas, halos sa akin lahat ito. Minsan talaga, may nawawala talaga sa libid. Minsan nga, different siya, uno. Sa mga bintana na ang ginagawa. Okay. Yun na po. Matatapos na itong malaking pinto. Nalagyan na lang stopper. Sabi ko, nireda muna kayo eh. Ay? Ando po pala yun eh. Nandun yung tubig malamig eh. Ito pang merienda nila, Rebisco. Yan. Promote ko rin yan, Rebisco. Ha? Yun ang stopper. Doon nakalagay ang stopper. Yun yung stopper, oh. Pakita mo nga dahil. Ayan yung stopper. Ay, oo, may takip na eh. Hindi na papasok yung dumi. Pero hindi na pwede magpasag ng semento yan. Pabuti nga yun, nabasag mo na yun, oh. Halikapok pa rin yan. Ayun. Masilyap, magaling. At hindi masyadong papasok ba dyan, makakapaglinis na dyan. Eh, may re-retouch pa rito sa kwarto eh. Pinakabitan din po ng tornilyo yung pinaka inner line po ng sliding door kung saan eh doon tatama yung pinakapinto. Kailangan nakalock siya. Kaya minsan ano ang mga nagiging pagkasira ng sliding door pag tumatagal? Reeling. Reeling. Yung nakakabit nun mismo sa ilalim ng slide na. Ah, iyan. Mga gano'ng katagal kuya yan naman tumatagal? Oop, natulog yung motor nyo mo. Taong din. Depende siya na gamit din ano. Taong din yung tinatagal yung kalahin daw. Tapos, paano pag i-re-replace? Pwede yung nalindad sa shop. Ah, hindi yung parang ano sus. Hindi pa service yan. Ah, service na lang. Bibit-bitin mo, mabigat yan. Sino na service? Taong din mo dinatagal nito pala rin taon. Sinusukatan yung pinto kung saan ilalagay yung lock. Paano susiyan ito pag isasara ko? Ano ba, alis na ako? Saan ilalagay? Sa labas.
Maganda pala rito, well, eh. Pag pumasok ka sa loob, tapos bigla ka lalabas, darna! Mag-iba ka ng anyo. Lalaki ka, biglang labas, bakla. Gilar na lang yun. So. Okay, maglalagay po sila ng anong tawag yan, kuya? Silicone.